Narito na ang latest sa mundo ng movies and entertainment. Sa pagdiriwang ng 30th anibersaryo ng EDSA Revolution Day, isang makabuluhang pelikula ang handog ni Direk Alvin Yapan, ang pelikulang EDSA. First time na nagkaroon ng special screening ang EDSA at alamin natin ang mga naging pangyayari dito sa report na ito. Sa pagsapit ng 30th EDSA Revolution Day ng buwan ng Pebrero, nitong nakaraang linggo lamang, nagkaroon ng special screening ang pelikulang EDSA. Pinangungunahan ito ng mga cast na sina Alger Abrenica, Chris Bernal, Hayden Co, John Manalo, Lance Raimundo, Sue Prado, at Mara Lopez. Present si Direk Alvin Yapan sa special screening nito na naganap sa Cinema 10 ng SM Mega Mall at maging ang mga cast nito maliban kina Chris at Hayden na parehong may taping. Dahil nga ngayon ay 30th anniversary ng EDSA, gusto ng aming producer na balikan yung alaala ng EDSA ng 1986 at kung paano na kalayo yung alaala natin ng EDSA from 1986 compared to ngayon na puro traffic na lamang yung alam natin sa EDSA. Back and forth, nag-suggest siya nang gusto niyang makita doon sa script tapos ginagawa ko for it's a collaboration talaga between me and the producer. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinalabas sa widescreen ang pelikulang EDSA. EDSA now, no? Pero parang meron sila mga pahiwatig sa nangyari noon. Ang pelikula ay umiikot sa tatlong mga istorya sa loob ng isang buong araw sa EDSA. Mga taong sinusuyod ang kahabaan ng EDSA para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Dito makikita natin ang mga pangyayaring madalas na maganap sa EDSA. Yung character ko is a teacher from the province. Ako yung hindi taga-EDSA. Ako yung taga-labas na maka-experience ng EDSA sa kasalukuyan. Actually, yung character ko can also reflect kung ano ang EDSA noon at ngayon. Ako naman yung partner dito ni Sue. Pareho kaming teachers from the province. I play Christine, which represents the millennials. Yes. Millennials of Manila. Hindi, of not of Manila. But yun, nirepresent ko, I guess, yung mga tao sa generation natin ngayon. Yung pagpunta niya sa Manila, sobrang it's a big thing for her. So seeing EDSA for her was this whole spectacular thing, no? Medyo surprise yung role ko sa huli kasi may twist siya. Pero ano lang ako dito, barker ako, tapos mamimit ko si Hayden. Tapos doon na magsisimula yung story, yung thread ng story namin. Una-una, napaka-cool nung role ko, nung character ni Emong. Kasi taxi driver, tapos napagkamalan ni teacher na masamang tao, di ba? Pero in the end, parang hindi lahat ng tao sa Manila masamang tao. Hindi lahat ng taxi driver masamang tao, di ba? So mga kanya-kanyang story ng buhay. Naniniwala ang mga cast nito na isa ang EDSA sa mga makabuluhang pelikula na kailangang mapanood ng bawat Pilipino. Hey, lahat naman halos ng pelikula, karapat dapat mapanood ng Pilipino, lalo na pag gawang Pilipino. At ito pa, lalo na yung EDSA kasi matututo sila about sa history ng EDSA, tapos makikita nila kung ano talaga nangyayari sa EDSA. Sa huli, nagpasalamat naman sila sa patuloy na pagsuporta ng mga kababayan natin sa kanilang obra. Maraming salamat po sa oras, sa panahon na ibinigay po namin sa inyo. Sana na-meet po namin ang expectations na ina-expect ninyo. But sana maisip po natin may mga laman po yan, may mga message. Even the Talangka part, napakalaking mensahe po niyan para sa ating mga Pilipino. Nakatakda pa na masunda na maraming mga screening ang EDSA sa mga susunod na araw. Samantala, alinsunod na rin sa darating na eleksyon, muling binuhay ng Cornerstone Entertainment at Star Music ang awiting Taratena. Nagsama-sama sa isang music video ang mga Cornerstone talents tulad ni Kyla, Yen Constantino, Sam Milby, Thor Dulay, Angeline Quinto, Eric Santos, KZ Tandingan, Rachel Ann Go, Emmanuel Vera, Richard Hoon, Inigo Pascual, Marquis Strom at Lizelle Garcia. Mapakikinggan na ang bagong version ng Taratena sa maraming mga radio stations at music video channels nationwide. At maaari na rin makakuha ng copy nito via online sa iTunes at Spinner. Abangan ang ilan pang updates sa mundo ng entertainment maya-maya lamang.